We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are sisters. We are friends. We thought magic that never ends. I got you, sis. I got you, sis. You got me. You got me. The best of friends will always, always be. Bata pa tayo, di ba? Laro tayo, laro tayo, hinahabol ni Mami. Ngayon, tayo na humahabol sa sarili natin, mga chikitin. Parang, hindi mo ba namimiss yung mga moments na ganun? Alam mo, nakakamiss talaga. Kasi masarap talaga maging bata. Una-una, less problems. Ang iisipin mo lang, wow, playtime, laro, enjoy. Tulog, kain, eskwela. Correct. Pero, ako, naalala ko noon, nagsimula ka, ilang taon lang ako. De, minsan, jumo-join ako sa mga taping mo pag wala akong pasok. Aba, nasa taping ka, lalaro-laro ako. Sino ba, naalala ko, sa set mo pa ng Flor de Luna, dun. Yun ang ginagawa akong playground. O naman, ako naman, ano ba sa akin? Para sa akin, yun ang mismong trabaho ang naging laro para sa akin. Kasi, syempre, maaga akong ginusto magtrabaho. May mga bagay na hindi ka magagawa eh. Kasi nagtatrabaho ka na nga eh. At diba? At yun na yun, maglaro. Na-miss out ko yun, pero okay lang. Ano, tama-tama yung episode natin today. Correct. Child stars. Na, hindi na child ngayon. Grabe. Oh, mga ano na sila. Malalaking tao. Actually, yung iba adults na rin sila. Uma. Naku, yun yung pag-uusapan natin ngayon. At kakapanayamin namin sila. Makikipagkwentuhan tayo sa kanila, sa kanilang mga naranasan at nararanasan sa mga oras na ito. Correct. Kung ano na ba ang buhay ng mga child stars na hindi na po child star. Abangan nyo po. Dito lang sa Sis! Oh my God. Dito nagsimula ang child star na minahal ng buong bansa. Hanggang sa siya'y lumaki at sa muli niyang pagkatok sa ating mga puso. Tuloy lang na sa tiyaga at husay na kakamit ang tagumpay. Sa part na ito, mga boys na makakasama namin ni Sis. Ang original Little Mr. Pogi, aba, poging-pogi pa rin, pero hindi na siya little. Atong Redilia. Ang batang bilibilyonaryo, eh, binata congressional son na, Christopher de Venecia. Kahit bagets na siya ngayon, siya pa rin ang best friend natin doon, CJ Ramos. Na bata, mapa-acting o dancing. Binata na siya ngayon, R.R. Herrera. Hello. Lalaki niya na, grabe. Ito, eto naging anak ko to ilang beses. Matiyo, naging anak ko yun. Si Atong, naging anak mo na rin. Hindi. Hindi. Kapatid yata eh. Kapatid lang kita. Makulit talaga. Ganun ka pa rin? Makulit ka pa rin? Sulubuti na ako sa buhay ngayon. Tahimik lang ako. Hindi kita nakilala kanina, di ba? Ilan taon na ba kayo lahat? Ikaw? 21. Wow. Chris? 14. 14. 20. Ikaw, 21. Wow. Ang tanda ko na! Siyempre parang, hindi ba ikaw yung bata? Oh, correct! Siyempre sinasabi na, hindi ba ikaw yung bata dun sa ano? Ang nakaligan na niya sa mga sabihin siya, napanood kita kagabi sa Pinoy Vlog. Di ba nakakadlahe? Parang, hindi, kasi hindi naman siguro, ay, di ba, siyempre siguro bago ka naman maligaw, kilala mo naman. Oo, usually before I quit, kilala ko na yung girl. So, nauna muna yung ganun bago.
Bago ka ng ligaw. Hindi, it's hard kasi parang, yun nga, yung mga tao na nanunukso lang naman, yung mga tao hindi ka kilala. But since kilala ka na, friend ka na na, parang baliwala sa kanila yun. Bali, ang niligaw mo naman, syempre, kakilala mo na, yeah. Hindi ba? So, hindi ko na. Kumbaga, baliwala sa kanila. Pero syempre, once in a while, may tukso yan. Oo. Yeah. Minsan. Parang ikaw. Sa barkada. Ano, best friend, di ba? Diba? Mga barkada. Mga barkada, inaasar kayo. Napipitong pa ba? Minsan lang. Hindi naman. No more. No more? Pagkatapos ng ilang taon. Tawag niya siya dati, Dagul. Dagul. Tawag ka pa rin nila na Dagul. Sometimes, pag ininis ako. Eh di ba, may time pa nga nagsuot ka ng Cupid outfit. So, syempre. Alam mo, hindi ko maalala yun, Chris. Kailan ba, ano ba episode yun? Kamutan ko rin eh. Okay, fine. Pero ang naalala mo, nagsuot ka ng Cupid outfit. Yeah. Naka-pampers na ako nun. So, nangyumiliate siya ngayon actually. Parang, oh my God! Ano ba ito? Mga panahon niya, medyo okay lang. Kahit anong gawin niyo sa akin. Lakam pa kayo kasi bata ka pa. Pero ngayon naiisip mo, oh my God. Hindi, gusto pa niya yata gawin, di ba? Ano mo na tinatatandaan ko to? Forever yung luha niya. Pag umiiyak siya yung forever. So, nakikita ko bago siya umiyak, iinom siya ng madaming-madaming. Bakit? Parang maraming bumagsak sa luha. Psychological lang yun. Psychological lang yata. Pero bata, it really helps sa akin siguro. Nag-audition ba kayo nun? May I ask? Kayo ba nag-audition? Ikaw kasi. Ako nag-audition. Commercial. Nag-audition ka rin. Yeah, nag-audition lang. Paano, anong pinapagawa nila sa inyo sa audition? Ang hirap kasi kay Direk Elwood yun eh. Parang pangalan. Iyak. Yun lang? Bigla-bigla ako, di ba? Siyempre pang gano'n. Nakaiyak ka naman? Hindi. No, first, hindi. So, napunta ako sa ibang director, doon ako nakaiyak. Was there ever a time na may dinaanan kayo parang emotional trauma? Kasi aminin na natin, pag bata tayo, sometimes, para lang mapaiyak tayo kung ano-ano sasabihin nila. Oo, nangyari na ba sa inyo? Nangyari na ba yun sa inyo? Yung talagang kung ano-ano na yung sinasabi nila, mapaiyak nila. Kinatakot ako. Yung tapatayin gumamit. Dado, pag di ka uya. Nangyari ba yun? Hindi. Yung first taping ko. Kasi hindi talaga ako marunong umiyak. I have first statement again dati sa Agila. Kasi unang harap yun sa camera. And the first thing kailangan umiyak na ako. And oh my gosh. And kasi hindi hard yun. Tinatakot lang nila ako. Siyempre, hindi ko naman kakilala yung mga tao. And lalakan yung mga tao sa TV. Pero wala naging effect yun sa inyo? Wala. Diba kayo na-traumatize? Kasi we grew up with them naman. So nakilala din namin sila afterwards. Na ginagawa lang nila yun. Para lang matapos yung trabaho. Kailangan lang namin sila. Ano yun? Eh, di ba, halos lahat kayo. Nung ba nag-artista na kayo, marunong na kayo bumasa? O yung lines nyo, kinukwento sa inyo ng mami, daddy niyo? Hindi, ako, ma'am. Nung mga first years, ma'am. Bata pa ako. Natuto ka ng bumasa na sa'yo. Naalala ko yung mami. Ikaw, pero si R.I. yung babasa na kaagad. Ako, 7 years old na ako. Ha? I was 7. Ano? Nabasa ka na. Nabasa ka na. Chubby-chubby siya nun eh. Ang bilog niya eh. Oo. Ngayon pa rin. Eh, si Ato, nung nilagalawang ka daw ni FPJ ng motorbike? Oo. Noon pa yan, 1993, ginawa namin yung film na hindi pa tapos ang laman. So, masaya talaga yung experience. Kasi nasa 2 buwan yata kami doon, nasa Bigan kami lang kakasama. And the whole experience was one. Kasi talaga yung memorable na para sa akin. Nag-award ka na ba? Oo. Tsaka si RR din. Child, ano? Best Child Actor. For what movie? Ako, ano ba? Ilias Pani kay... Tapos yung X-Army. Ikaw? Kaulti. Rosenda and... Rosenda ba yun? Rosenda yung famous ko. Anak mo siya sa Rosenda? Hindi. Yeah, anak siya ni Gabby. Anak siya ni Gabby. Tapos... Saka ni Sherry Hill? Yeah, Sherry Hill. Tapos isa for Aguila, Manila. Metro Manila Film Fest. Diba? Natago niyo ba yung mga ano niyo? Trophy niyo? Oo naman. Hindi kasi ka, salamat mo din sa trophy ba? Hindi ba? Kasi itago ba yun? Alam mo, pag tumatanda ka na, syempre, namadaan ka doon sa awkward stage na parang, oh my God, parang ayoko ata maalala itong mga moment na to, di ba? Meron times ang gano'n, pero it's a momento eh, di ba? Parang, we have to keep it. Tsaka, di ba, pwedeng tao mo lang dyan. Di mo na pwedeng ulitin yan. Di mo na pwedeng ulitin yan. Tsaka, I think that's the best part of being an actor, a child actor. Kasi kaya kahit paano mo eh, pag laki mo na, nakikita mo yung bata mo, di ba? Yung sarili mo sa TV. Para sa akin, cool yun. Minsan natawa nga ako sa sarili ko eh. So, paano yan? Umaarte ka pa ba? Hindi na, no? Hindi na ako umaarte. Si CJ na lang ang active. Paano niya ba maging active ulit? No more. More on theater ako right now. As a theater? Yeah. Parang ganun pa rin siya. Parang gusto, nasa ano muna, nasa sistema yeah, muna. Yeah, it's hard lang kasi na parang, hirap mag-artista, lalo na ngayon na parang ang daming bago. Tapos parang some of them pa kasi, parang full-time. Oo. Ako, I'm studying, I can't give my full-time. So parang hirap. So dati, diba, konti lang? Yung course ko kasi related to arts.
So, art studies. So, ayun, sama-sama yun ng arts. So, sometimes I have to act. Hindi nyo pa rin talaga matanggal sa sistema nyo yung pag-arte. Yung pag-artista, pa rin eh. Ando dun talaga sa inyo yan. It's hard kasi ever since 7 years old ako, parang yun eh, yun yung buhay ko eh. Tapos bigla na-stop. So, parang... Eh, nung lumalaki na kayo, nanonotice nyo, hindi na kayo masyadong bata. Di ba? Di ba kayo nahirapan sa transition? Naisip, di ba, ay nako, gusto ko binata na ako, or sana mas bata pa ako, sana mas cute pa rin ako. Ano ba, nagkaroon ba kayo mga ganyang feelings? Siguro lahat naman dumadaan sa process niyo. I mean, lahat naman, pag matanda ka na, siyempre gusto mong magmukhang bata ulit. Pag bata ka, gusto mong magmukhang bata. Pero sa amin, okay lang. Sa tingin nyo, nakatulong sa kung ano man kayo, nakatulong sa disiplina nyo bilang tao, yung pag-aartista? Of course, in everything, there's the disadvantage and the advantage. Siyempre, siguro, pag haarap ka sa maraming tao, siyempre, you have that edge, you have the confidence. Sanay ka. Kasi sanay ka na. You have a report in the class, salita ka lang salita, hindi na ganun yung nervousness. Tsaka yung experience, parang it really taught me a lot kasi yung value of hard work, yung money, yung pagpuyatan, ano yun. So parang bata pa lang, kumbaga ako mas marami na yung horizon ko, parang mas marami na yung nakita ko so, compared to my peers. Actually, totoo yan, yung value ng money because you know what hard work means. Mm, exactly. Ang bata niyo, parang nagtatrabaho na kayo. Nagbabayad na kami ng buwis. Ano? Nagbabayad na kami ng buwis. Nagbabayad na kayo na, hanggang ngayon, siguro hindi naman na. Siyempre, nung nag-artista kayo ng mga bata kayo, there were certain things that you were not allowed to do, di ba? May mga hindi kayo pwedeng gawin kasi parang ganito, ganyan. May trabaho kasi, like sa school, yung mga extracurricular activities. Yung gusto nyo pang maglaro, nyo pang magganyan. Sumali sa mga ganito, di ba? Nung sa school lang, kapag, bawal lang sumali sa mga programs na mga declamation, ganyan. Parang overqualified na kayo dyan, bigyan nyo naman sa amin yung review. Bakit ako hindi ko na-experience? Ako sa CJ, school, hindi na ako pinapasali sa declamation. Bakit? Ay, pinapasali. Kasi ano ka na eh. Sumali ako, nanalo ko, tapos hindi na ako pinasali. Kasi pro ka na. Actually, confession. Dapat naman kasi huwag ka na sumali sa ganun. Pero yung mga... Tatanong ka ba? Ha? Sumasali ka ba sa mga ganun? No, not really. Ay, wala ka talagang ano. Hindi mo talaga feel yung ano. Hindi mo feel sumali sa mga ganyan. Have you totally dinetached mo na yung sarili mo sa ganyan? Naman. Parang gusto mong kalimutan. Dati pa sa akin yun. Actually, yun yun. Marami pang child stars ang makakasama po natin sa pagbabalik po ng SIS. L.A. Lopez, noon, hit na hit ang makulit na batang ito na bumida sa commercial na Iodized Salt. Ngayon, L.A. is back at hindi na Iodized Salt ang bit-bit, kundi bagong kanta. Through the lyrics of his song, nagbalik na nga si L.A. Lopez, who is said to be the next Ricky Martin of the Philippines. Kung may saya, may hirap. Yan naman ang i-open up natin sa ating mga kasama pang mga child stars, okay? Ang multi-awarded child actor na ilang beses na tayong pinaiyak sa telebisyon at sa pelikula. Ngayon mukhang dalaga naman ang kanyang pinaiiyak. Ito na po si JP De Guzman! Hello! Ang cute na cute na sa chin-chin. Blooming na siya ngayon. Kathleen Gauthier. Prince. Dating sidekick na mas maliit pa kay Aiza Siguer ngayon, ubod na siya ng ganda, Lady Lee. Ang makulit na batang ito sa maraming TV shows, sophisticated na ang dating, Bamba. Hello. Bamba pa rin ang nuno, Bamba. Pa rin nagbago. Bamba pa rin siya. Ay, kapatid niya, ate niya, si Bubbles. Yeah. Oh, Bubbles pa rin siya. Ay, kuya ko, Benjo. Benjo pala, oo. Oh. Kumusta na kayo? Ito, okay pa rin. JB, ilan taong ka na? 23. Nag-work ka na? Yep. Saan? I have my own company right now. May production house ako, tapos may post-prod din ako. Usually, gumagawa ako ng MTVs, tsaka... Nasa linya pa rin sila. Hindi mo talaga matanggal sa dugo mo, no? Hindi. Nami-miss mo ang acting? Okay lang. Kayo, nami-miss niya? Yeah, sometimes, yeah. Siyempre pa, naging kapatid ko siya. At naging yaya niya ako. Oh, oh my God. Sumasayaw-sayaw pa rin siya. Sumasayaw-sayaw pa siya kasi. Talaga. Ako, sino ba nakatrabaho ko na sa inyo? Ikaw lang eh, no? Tayo lang.
Parang hindi ba makinig-inisip? Ito si Baba, kapatid niya, nakatrabaho ko. Ako? Paano ba kayo tinrato sa school? Habang, siyempre, habang child star pa kayo, paano kayo tinatrato sa school? May special attention? Minsan po. Minsan. From your classmates and from your teachers? Nung high school po, medyo nabawasan na po. Kasi used na eh. At saka hindi ka na on, at saka hindi ka na masyadong pero active. Pero ngayong college, kasi first year college pa lang po ako, pagpasok ko doon, oh, kilala kita. Sabi na nga, ikaw si Ermen Cardi. Eh, syempre, ano, parang nakakatawa naman po. Na naaalala nila. Na-recognize ng mga tao usually. Ikaw ba naman. Yung ano? Ikaw ba yung bata? Oo, sa ano? Ikaw mo? Ganon. Paano yan? Nung mga bata kayo at nag-aartista kayo, di ba syempre, meron kayong mga naging wish na makasama niyo sa movie, makasama niyo sa project. Natupad ba yung mga wishes niyo yun? For you? Ako, siguro lahat naman ng mga, syempre, yung mga nakasama ko nun was sila Hilda, Boyet, I work with Lino Broca also. So, parang na yung mga nakasama mo. Halos lahat naging ama mo at ina mo. Ika chato, sorry. Diba? Si, ay, saan darating umaga, diba? Yep. Ano doon? Naku, si Nida Blanca, Marcel Soriano. Oo. Eh, paano bang, sa eskwela ba? Or like with you sa work, may expectations ba sa inyo yung mga katrabaho nyo o yung mga kaskwela nyo? Na diba, kayo si, ito si Lady Lee. Ikaw si, kayo mahiyawin, diba? Kayo ng juice. Oo, minum kayo ng juice. Meron ba silang expectations sa inyo? Minsan po, ganun. Parang feeling nila gaganun ka rin. Oh, minsan sa school, pag may mga program, sabihin na, ganun daw ako. Kasi inis ka. Hindi po. Totoo. Okay lang po. Kaya naman. Tanggap mo naman. Okay lang po, ganun naman ako eh. Sumasayaw ka pa rin. Magaling ka pa rin sumayaw. Ito, magaling ka sumaya. Partner ko po kayo, di ba, dati? Saan nga ba tayo sumaya? Kailan ka magiging akin? Oo. Okay. Eh, yaya mo ko doon. Oo nga po eh. Ilan taong ka na ba? 16 po. 16. Bamba? 22. 22? Yeah. Mag-18 po. 22. Yes, ano ba yan? Bamba, balita ko, nung bata ka daw, parang talagang ikaw lang ang... Sa lahat ata ng school programs, join ka. Lahat. Parang expected na yan. Magka-artista ka, parang, kailangan. Join ka. Pero ako lang ang nag-fashion show na mataba. Oh. Siyempre, privilege diba? Na yun. May artista siya kasi hoda. Yeah. Eh, teka, tingnan mo naman ngayon. Fashionable. Correct. Eh, gusto ko malaman. De, may mga ibang, siyempre, mga... Child stars sila, no? Let's say mga teen stars, they started very young. And pagdating nila, pagdalaga nila, nag-iiba sila ng image, nag-very daring or nag-bold. Sa tingin niyo ba kayo? Feeling niyo pang bumalik? Hindi. Kung babalikwan po ako, hindi po ako papasok dun sa bold, sure. Oo. Ayoko po talaga eh. Hindi kaya ng powers mo. Hindi pa talaga. Wala po akong ganun. Ikaw, Bamba. Wala akong ipa-flaunt yata. Parang wala yata. Ang jahe. Eka, okay. Ako, gusto ko po sana. Medyo, hindi naman po pwede. Hindi, seriously, nami-miss niyo ba? Super. Pero bakit nga ba hindi niyo tinuloy-tuloy? Bakit at some point, huminto kayo? Ako, nag-aaral ako. Opo. You regret na nag-aaral ka? Hindi. No, actually, I'm happy na nag-aaral ako kasi lahat ng mga... ginagamit ko ngayon na media-related pa rin. Nakuha ko pa rin sa studies ko. Do you think na yung exposure mo nga sa show business nakatulong sa ginagawa mo ngayon? Ang malaki. Kasi, like, I took up film sa LaSalle ng college. Tapos, alam mo yun, medyo mas angat ka na kasi lahat nung kailangan nilang pag-aralan pa. Medyo alam mo na. First-hand experience. Tsaka, I mean, nung bata ako, di ba, pag... Saan ako naglalaro? Sa set ako naglalaro. So pinaglalaro ako lahat ng light meter, lahat ng dali, lahat ng camera, di ba? Oo nga naman. Wala namang problema eh. Pwede naman ako maglaro talaga sa set. Oo nga naman, ano? Oo naman. Siyempre, dahil kayo may mga fans kayo, may point ba na sa eskwela medyo naasar sa inyo yung mga classmates nyo? Kasi parang inggit sila kasi may mga fans kayo, may mga... At sila kayo. May mga special privileges kayo. Naaarte yan sila sa amin ganun. Yeah. Ibang artista kayo eh. There was this one time, mayroong nagalit sa akin. This was in college na. I heard na this girl, parang she hates me. And then, nalaman ko na ano daw, kasi daw artista ako. Oh, Hindi yun.
nakakaramdaman ko rin yung tinawag ako maarte. Yeah. Di ba, diba? Arte ako, artista ako. Kaya ang artista tayo, di ba? Para maarte tayo at maging maarte. Ay, nako! Huwag po kayong aalis at marami pang chikahan dito sa SIS! Child Wonder ang tawag sa kanya. Di matatawaran ang naging success ng kanyang career sa murang edad. Pagkatapos maging sa iba't ibang babae, Niño Molac is now happily married with a kid. His earnings mula sa pag-arte ay naka-invest sa iba't ibang negosyo. Isa na rito ang famous ensaymada sa kanto. From Child Wonder to Wonder Dad, yan si Niño Molac. Nung time na yun, nag-enjoy kayo. Parang naglalaro lang kasi. Kailan na ako, only child. So parang for me, pag taping sa kasyon. Ako rin. Wow, party. Ano ba? Lalo na yung magkasama kami apat kasi puro child star halos yun eh. Yung 1+1. Yeah. Ang dami namin doon. Marami kasama ba? Kaya ang gugulo nyo siguro no. Minsan sa mga, yun, mga road shows, like that. Ah, sa mga road shows? Yeah. Umiiyak ka? Iiyak ka siguro? I know. Bisuplada yan ng bata. Yeah, probably. Mahilig talaga siya tumingin sa mirror. Yeah. Bain ba? Oh, ito si RR. Oh, medyo hate niyang school noon. Bakit mo hate ang school noon? Nahirapan ka? Hindi naman. Karang, hindi hate eh. Pero, siguro dahil marami nakipag-away, maraming tukso. Mm-hmm. Ah, talaga, tinutukso ko sa eskwela. Yeah. Ah, dinatakot nila sa'yo? Ah, since na parang baduy daw, sa talaga. Ito na yun, parang baduy-baduy. Ako lang kasi artisan mo nandang time. Oo, baduy-baduy. Pero sa kanina lahat, ikaw ang kumikita ng sarili mong pera. At that age. At that age. Eh, samantalang sila, nakasalalay sila sa magulang nila. Mm-hmm. Oh, diba? Ano ba yung mga tukso? Naka-apekto ba yun sa inyo? As in, kayo ba sa tingin nyo, mas nagkaroon kayo ng drive o mas nagpursige kayo ako, na pagbutihan yung ginagawa nyo? Or parang na-bring down ng spirit yun ng mga tukso? Hindi. Kasi yung sa akin naman, nung nasa Green Hills, ganun din eh, may tukso rin. Pero it was more on curiosity eh. Parang, sino ba to? Bakit? Alam ba yun? Yung tukso nila, parang yun lang yung front nila. Pero actually, pag nag-open sila sa'yo, yung tatanungin nila, ano ba yung dyan sa showbiz, yung ganyan-ganyan? Ano ba ginagawa mo talaga dyan? Yeah, like yung sad part. Sila kaibigan mo eh. Yun lang talaga yung side part. Kasi, ang nakakatuwa sa inyo nga ngayon, nakikita ko kayo, parang lahat kayo nag-aaral. Oo, nakakatuwa. Yan ang pinaka. Diba, not many of the child stars ngayon, ha, ang naiisip na mag-aral pa. Mm-hmm. Well, it's lucrative. Kaya, I mean, why would you think about studying when you're earning like... But then, you know, education is so very important. Oh, yeah. Oo, okay kayo ngayon. Pero paano yung pag-ungalang edukasyon? Mm-hmm. Yung mga bata ba kayo? May mga love team na ba kayo? Ay, wala. Ayun na! Ay, yung mga partner ko eh! Ay, tsaka Isa! Wala, hindi ako mabalo. Ikaw kayo ni Isa. Wala siya kasi si Bam, baka love team si Chucky. Hindi kami. Ako? Si Chucky? Hindi! Si JP ha ba? Si Lady. Uy, wala. Si Lady, si Chris. Hindi ko pa siya nakakasama eh. O, ikaw? Matuturo! Kaya! Little Miss Philippines, nag-escort tayo. Si Lady pa yung nakitan ka. Aminin mo. Parang matagal to natago secret, ha? Parang, ba't di ko alam yun? Hindi ko alam yun. Hindi ko kwento ko! Oh my God, H! Buti pa alam niya yun eh.
ako nga, hindi ko alam. Sino na sa inyo ang na-in love at nagkaroon ng girlfriend or boyfriend? Oo, sige nga, taas ang kamay! Si R.R. Bakit tayo hindi ko alam niyo? Alam mo, ang boyfriend niyo. Alam niyo po, kasi talaga nung bata ako, pinangarap ko na magpare. So, pinag-iisip. At ang mga tayo naman niyo. Actually, ito, yun, hindi ka lang tinanggap doon. So, sino na mga nagka-girlfriend at nagka-boyfriend? Uy, umami na kayo! Umami na kayo! YG, please! Sino yung nasa Makati Avenue? Ano nakita ko sa timog, sino yung kasama mo? Wala, bakit? Eh. Diyos! Ano ba tayo mo si Amin? Ano ba yan? Showbiz pa rin yun. Ako nagka-girlfriend daw. Talaga? Oh. Ako meron. Ilan na ito? Ikaw, ilan na? Ang ganda ng pangalan. Tangin. Hindi, hindi. Bakit mo na ginagamit ang atom? Hindi naman sa hindi ginagamit. Kaya siyempre, pag... Diba, pag nasa... Siyempre, pag... pag ano siya, pinyo, hi, I'm Atom. Hindi, diba? Kapag nasa school... Minus siyempre, Ryan. Maganda nung pangalan ko, Ryan. Dissenting nila lang. Parang senador, diba? Pangalan. Yung Atom, pwede pa rin naman yun. Makikipagkilala siya eh. Diba, I mean, if you're my friend, call me Ryan na lang. Meron naman akong nakalawang pangalan. Atom pa rin. Nakatatanong ko yung only active sa inyong lahat ngayon, si CJ. Eh, ikaw naman, ano ba sa panagin mo ang difference ng art, pagiging, well, buhay artista mo ngayon kesa sa mga ginawa nila nung araw? Dahil kasi sila, dati, OT lang sila eh, kalina nga, diba? Ngayon, dami na namin ngayon. Mm-hmm. Kaya OT na lang yung nabibigyan ng chance, diba? Kaya kailangan galingan nyo na habang nandun kayo, kasi kung hindi, there's always somebody new, diba? Sa inyo, hindi yung danger kasi... Nung kayo nga, yung kayong mga bata, kayo nang kayo yun Oo, sila lang. Kami lang. Kayo yung anak, kayo yung kapatid, kayo. Basta pinagilangang bata, ilan silang handful na pinagpipilian. But you know what? Yung mga handful na yun, yun yung mga magagaling, ha? Uy, salamat po. Oo! Disiplinado kayo. Guys, tayo ulit dito. Disiplinado kayo. Sobrang disiplinado. Pagdating sa set, trabaho kung trabaho. Kaya kayo mga bata. Nakikinig kayo, which is very important. Importante talaga yung nakikinig kayo. Alam ko, hindi ko naaalala napapagalitan kayo eh. Oo. Kasi yun, napapagalitan kayo madalas, madalas. No? Madalas. Madalas. Kasi mas playful kayo eh. Nung kasi sila, mas disiplin talaga sila. Pag nakikita nyo ba yung mga old pictures nyo, kung nakikita nyo yung, oh my God, ano ba ito? Bakit mga nalangin? Ay, gusto mo makikita yung old pictures? Sige, baliktad eh. Oh my God, ano nangyari sa akin ngayon? Parang ganun. Ay, yeah, parang yun ako 80s ha. Kami ngayon nakakuha kami ng ano, nung, ay, ikaw si JP, ang cute mo noon. Bakit noon lang? Ako naman, sabi niya, uy, kilala kita. RR? RR ka, no? Di ba? Sikat mo naman. May time ba na meron sa inyong tumakas para gumimi? Hindi, wala. We're too young. Ako. Parang nakikita ko yung nagaling. Ako, dati. Kumain lang sa labas, tapos nagbilyar. Tapos habang nagtitibig kayo? Hindi, break. Break, tapos napagalitan ka. Napagalitan ako. Kaya, dapat ka talagang pagalitan. Kayo, never kayo gumawa na. Yeah, yung disiplin. Masyado kami yung disiplin. Hindi, tsaka yung iba naman sa inyo, binabantayan kasi kayo ng mga mami. Binabantayan kasi kayo ng mami sa daddies ninyo eh. So talaga, mabait nyo doon ah. Oo. O eno, marami pang iba, teka, marami pa to. Oo, may diskusyon pa kami. Magbabalik kami. Kung Child Stars lang ang pag-uusapan, siguradong di sila mawawala sa ating listahan. Bata pa lang siya ay matalay na. Yan si Marcel Soriano, award-winning actress at producer sa ngayon. Snooki Serna, kanyang malamanikang mukha ay kinatuwaan ng marami. Matapos ang panahon ng drama sa pelikula, broadcaster na. Gina Alahar, dahil sa drama Kilabot, naging direktor ng mga soap opera at ilang telesino na ating pinanood. Sikat noon hanggang ngayon. Mas gusto nyo ba yung takbo ng buhay nyo ngayon? O mas gusto nyo yung takbo ng buhay nyo noon? Ngayon? Yes, better now. Well, why? Why now? Why is it better now? Kasi ano, lalo nakakilala sa akin, konti na lang. Bakit? Marami trauma sa'yo ang lahat ng ginawa mo. Okay, kasi diba, dati sa Over the Bako, tawag sa akin, Dagul. To everyone, lahat na, ay, si Dagul, si Dagul. Tapos kamukha ko pa daw dati si Ellie Lopez. Ay, ito, next question. Nagbabagdama lang ano, Dagul. Ay, ito, may tanong ako.
Sino sa inyo, alam yung mga naipundar nyo? At the time, siyempre, you were working, kumikita. Meron ba kayong mga napundar? Like a car, o kaya bike? Kotse. Ano, ikaw kotse? Tama, savings din. Ikaw, R.R.? Kondo? Uy! Sa balloon? No. Pinaparenta. So, may monthly. Panalo! Ako, ano pa lang eh. Nasa bank pa lang siya. Tapos, ano eh. Pinapalago? Educational plan. Yung ay! Maganda yun. Sa bank. Savings. Car, tsaka ano, parang lupa pa lang. Ulo ka nun, Chris. Ako wala pa, pero during yung time na nag-aakpa ako. Umata kailangan magpunta. Yung time na nag-aakpa ako. Monthly, inibibigay ako ng... may pinapa-aral akong mga priests. Oh, and then, yung I donate yung half nung income ko, salary ko, every month sa Bukit Gabata. Before. Wow. Ikaw, nagpupundar ka ba ngayon? Ako. Bahay, tsaka kotse. Yan, very good. How about Jay? Siyempre, obviously, nagtatrabaho siya, meron siyang... Sarili niya, kumpanya. Correct. So, yun ang pinundar niya. Ngayon, kasi siya, alam na natin kung anong ginagawa niya. Kayo, ano ba mga ginagawa niya? Ikaw, nag-artista ka. Ikaw, nag-artista ka pa. You, what do you do now? Wala. Studying pa rin. Studying pa rin. Lady. Aral pa rin. Bamba. Working for? A fashion house. Wow. Studying pa rin. Graduated. Are you working already aside from the theater? I'm graduating this March pa. So, and your courses? Comtech, Communications Technology Management. Wow, parang hirap. Ikaw. Aro. Ano ba course mo? Bakit natawa ka agad yung isa? Kasi parang wala ka na. Pinag-usapan natin yung love at yung mga girls kanina. Oh, parang wala ka na. Wait, ikaw muna. Gusto ko matanong. Sige. Nasa communications yung... Kasi kahit pa paano, nasa communications pa rin yung ginagawa niyo. Nasa boka pa rin. Nasa media pa rin. Ano ba? Babalik ba kayo or what? Or ito na ang parang... Ito ang way niyo to still be... ano, in touch with the media or with communicating to others. Ayaw ko, ano ba? Ako, sa likod na lang. Sa likod ka na lang? Wala na, gusto kong marap? Hindi, ako gusto ko mag-direct. Talaga? Ako din. Kasi that's why I'm taking mass communication. Pag natatagalan niyo akong trabaho. Pwede, kaya maganda nga yun. Pagdata, di ba? Hati-hati nila. Oh, so kayo-kayo na naman ang magkakasama. Kayo-kayo pa rin ang magkakasama. Ang galing. Ay, kamusta naman si Ais? Ano naman ang feeling? Kamusta naman pagbabalik? Oh, yeah. Ano? Ano na? 15. Punta kayo. 17. 17. Birthday niya 17. Pero 15 ang birthday. Di ba na rin? Punta kayo. Are you happy for her? Kasi when she came back, iba na yung ano nga, iba na yung dating niya. Inaanak ko siya eh. Talaga? Wow. Tapos si Kuya Chris, you're the only one. Ikaw ang anak ka ng politiko. Are you uneasy about this whole thing? No naman. Actually, nung actor pa ako, wala may mga perks niya. Just like I'm a regular person. Just so happens na kilala ako sa ibang places. Pero yung pagiging anak talaga ng politiko, yung talagang nakakainis. Hindi mo masyadong niraramdam. Hindi nakakainis kasi dati nakaka-mall pa ako, ngayon kailangan pang paalam. Inisusulat ka daw sa school paper niyo? Yeah. I write for a school paper. What, do you want to be a journalist? Or do you want to be a politician also like your dad? Ah, never. Ayoko na. Journalist? Parang natutroma ka rin. Maging, ano, pwede akong campaign manager ni Kuya Atong pag tumakbo siya. Pwede maging campaign manager ko. Kapasapan natin ako bodyguard mo, di ba? Public speaker ka na. Pero hindi ka tatakbo. Wala kang planong going to government. Pero I want to be a journalist when I grow. Maganda rin yun. Magandang journalista. Mahirap magsulat. Mahirap. Uy, si Pablo sa PR work. Sa advertising and promotion. Sino mo, parang ganun din ano, PR pa rin. Yeah. Ano pa rin talaga sa pagpuntahan mo eh. Sa tingin mo ba yung experience mo sa pag-artista mo? It's helping you right now with your job. Yeah, it's helping you. Yo, kasi parang exposed ka na eh. Parang maliit ka pa exposed ka na sa mga tao. So, hindi na masyadong hassle sa'yo na parang natatakot ka humarap sa mga tao. Mas at ease sa'yo yung kliyente. Ha? Mas at ease sa'yo yung mga kliyente. Kasi parang, I know you eh. No? Inisa ka lang nga. Ano, confidence. Like when you do, pag nakikipag-meeting ka, pag may mga inaasikaso ka, meron ka ng confidence sa ginagawa. Yeah, at saka, I don't know, siguro may plus factor din na pag kinausap ka na, ah, ikaw si ano, that, yes. So, yung umpisa ng meeting nyo, ano na kaagad? Yung mga films na ginawa ko. Hindi stiff kayo.
ako. Sa bagay kung hindi ka naman kilala from nowhere, kakausap kayo, oh, ano ba, business life. Pero, uy, ikaw si Blue! Ano na sa tayo? Diba? Iba na. Lady, anong course na tinitake mo ngayon? Eh, hindi po. Actually, nasa high school pa lang po. Third year high school. Balita ko, parang pinagpipili ako daw medicine, mascom. Wow, ah! Malayo pa ata, no? Medicine and mascom. Hindi kasi, ano, yung mascom, siyempre, sa TV rin yun, di ba? Parang reporter. Parang masanay na rin akong humarap sa camera. Kaya lang, medicine, kasi simula nung bata pa, talagang gusto ko na maging doctor. Tsaka, alam mo, maganda rin yun, ah. Hmm. Ano kaya pipiliin ni Lady Lee? Ano kaya pipiliin mo? Kwento mag-shift ka na ng pasal. Mag-shift na ako sa fine arts. Ay, ala. Bakit? Ano lang pala yun? Diyan ka na yun. Bakit? Gusto ko si CJ tanoy, kung ba't gusto mo naman maging action star? Uy, action star. Idol ko si Robin Vanilla. Ah, talaga. Kaya naman pala ganyan ang sombrero mo ngayon. Gusto siyang gayaan. Talaga, si Robin. Why Robin? Kasi simula nung bata ako, prati ko siya napapanood. Talagang siya yung iyong icon. Mm-hmm. Sabagay si Robin, ano? Oo, idol na rin siya ng mga bata. Oo. Ito, gusto ko finally, advice tip. Masasabi niyo sa mga... Umpisahan natin sa mga senior pababa. Oo, pababa. Sa mga... Actually, para kay CJ. Actually, advice at tip para kay CJ kasi he's still active. Love your craft. Kasi yun lang naman talaga yung pinaka-advice dun. Mm-hmm. I mean, it's acting is not a glamorous thing, contrary to what people believe. Don't put it in your head that it's something glamorous. It's just a job like any other job. So you have to be professional, you have to be punctual, you have to be disciplined. Ako na, don't quit school. It's very important. Yep. Siyempre. Well, me, ano, siguro cherish itong moment. Na habang nandun ka, you can learn a lot eh. Kumbaga, para maraming matuturo sa iyan. Yung value na of money, hard work, the way you relate to people, pwede kang makapag-usap sa bata, matanda, lalaki, babae, mahirap, mayaman. So cherish it. Marami kang matutunan. Mahirap maging child star. And it's really hard to face the world kapag child star ka kasi marami ka ng disadvantages, marami mga aasar sa'yo or something. Pero aside from that, I mean, mas malaki pa rin yung advantage. I mean, you have the confidence, and the only thing you have to do is to focus, just have focus. Ano thing, kailangan meron ka laging goal. As long as wala kang natatapakan, continue your work. Tsaka, be happy. Di ba nag-aaral ka? Ano, dapat, ano, kahit nagkatrabaho ka, minsan, syempre, kailangan yung studies mo, unahin mo rin. Number one. Yeah. Para kasi, syempre, pag nawala ka na sa showbiz, hindi mo naman masasabi, di ba? At least, meron kang napag-aralan. Tsaka, mag-focus ka lang sa ginagawa mo. Mag-concentrate ka lang. Chris? Finally. Yes, it is better to act. It is better not to act at all than act without passion. You should always have passion for your work. Kahit ano man trabaho mo, you should love what you're doing. And to help the government, always pay your taxes. Wait. Always pay your taxes. Sa mga ate at sa mga kuya ko. Maraming salamat. Give yourselves a big hand. Yes. I'm so impressed by all of you. You all grew up to be very well-rounded people and you've learned from your experiences. I'm so happy kasi sana yung mga bata rarity na itong ganito. Ay, sobrang. Sana yung mga bata ngayon na nagtatrabaho, sana pagdating ng araw, when they get to the ages of these people, sana ganun din sila magsalita. Sana and your next step will be parenthood. Oh my God! By then, nasa na kami! Oh my God! Sarah, malapit na siya. Next step pa ba ito? Oh. Ay! Meron na? Ito ka na nga ba? Nag-aaktawan pa sila? Magkukwento muna kami. Kaya na muna. Kakayo ha? Kaya nakabatang miyembro ng Dutch Entertainment. Pagkatapos maniran sa ibang bansa, ginulat na lang tayo ng balitang tinitilaan na ng buong Europa si Billy Crawford. After the release of his debut album, ngayon, Billy is in the US making a name for himself as the next R&B artist na hahangaan ng lahat. Jelly, na-realize na natin at alam na natin, unang-una based on what we saw, what we heard, at syempre, galing sa mga experience natin, na hindi pala puro saya ang maging child star. Not at all. Because I know, we both started when we were young. Oo, umaga ka na pupuyat.
Tignan mo, hindi nga ako tumangkad eh. Diba? Hindi nga tumangkad. Maaga kang napupulat, maaga kang nasasabak sa ibang klaseng mundo. Overwhelming na kung hindi ka, kung wala magbabantay sa'yo. Hindi ka babantay na magulang mo talaga, kung hindi ka mag-guide. Maligaw ka ng landas. Exactly. Napakadaling maligaw ng landas. Exactly. At saka importante sa lahat na despite the fact na you are working and you're coming out on TV and sa mga pelikula, dapat may magkaroon ka rin ng there is reality, there's life after show business. Oo naman, because you see, not all of them still want to continue sa pag-artista. Yung iba huminto na totally, iba naman, nag-detach, yung sige iba pa rin. Somehow, meron pa rin nasa arts, yung iba tuloy-tuloy pa rin. Iba-iba talaga, but there is life after show business. Ako, nag-enjoy ako today kasi unang-una, may gading iba doon. Anak ko sa pelikula o sa TV. Actually, hindi na lang ako. Kapatid lang siya. Diba? Yung iba doon, nakasama mo pa. So, diba? Parang, tsaka nakaka-relate ako. Naiintindihan ko lahat ng pinagdadaanan kasi nila. Pinagdaanan ko rin. Ako na, naiintindihan ko. Kasi ang pinakamaganda sa lahat, okay sila. Okay sila. They all look well-adjusted. Hindi sila. They were guided well. Tama. Kaya ako sana, kayo rin. Kahit na hindi kayo giant star, I'm sure. May mga natutunan din kayo sa mga nakasama namin kanina. Correct. Tandaan para sa mga kwentuhang atin-atin lang. Mga sis, tumutok lang everyday 10:30 to 11:30. Dito lang po sa GMA. Dito lang sa Sis! Sis, we'd like to thank the following. Bambi Fuentes, Hair and Makeup Studio, Salon de Manila, Raymond Isaac of Portfolio Photography Studio Incorporated, Janeline Shoes, Mossimo, FNH Folded and Hung, Under the Sea Pet Shop, BR True Enterprises, Wayless Center, Human, Adidas, Chloe for Eyework, and Optiverse. Buti nga, nag-start na kulit sa daan. Next, diba ano ko na nag-start ako ng konti? Konti mga